ay ano daw niya, bibigyan daw niya ng puhunan. Oh. Sabing gano'n. Eh, sabi ko, hindi mabuti. Yayawa na sila. Nang kunting hanap buhay, yung bang tilapia fingerlings, yung pagpapalaistaan doon sa ilog, maghuhukay tayo ng hanggang baywang, tapos maglalatag ng fishnet. Ano? Tapos lalagay tayo ng tilapia. Ha? Yung ano doon? Yung ano ng paha? Ang magbagyo, nawat-wat. Good morning everyone, isang mapagpalang umaga po mga katuwang. Muli po ito po si Efren Espanyol, ang inyong small YouTuber. Ngayong umaga mga katuwang. Good morning, isang magandang umaga po mga katuwang. Isang malabagyong umaga. Ngayon po kasi mayro po kaming bagong bagyo ngayon. Pumasok po kanila sa Philippine Area of Responsibility po namin sa Pilipinas dito mga katuwang, si Typhoon Ophel. Ayan, Typhoon Ophel mga katuwang. Samahan niyo po kami ni Papa P. Tara. Po namin ngayon mga katuwang si Ate Elsa. Bali, dalawa po yung purpose natin sa kanya. Una, yung pakiusap sana natin, sana pagbigyan niya na tigilan na po niya yung mga below the belt, mga sobrang biro kay Naimir na, kasi marami mo ang naawa na rin kay Naimir na sa mga biro na ginagawa ni Ate Elsa. And pangalawa, yun pong isang katuwang natin abroad, nagpasabi na gusto niyang tulungan si Ate Elsa sa hanap buhay, parang sa livelihood, pagkakakitaan, maglagay ng parang palaisdaan ba doon sa ilog, maglalagay ng fishnet, maglalatag ng fishnet sa ilog, tapos maglalagay ng similya ng tilapia, yung ginagawa ng iba. Kaya titingnan natin ngayon kung pupwede doon sa ilog na pinaglalabahan madalas ni Ate Elsa, kung pwede silang maglatag doon ng fishnet and then maghulog ng similya ng tilapia. Pagkakakitaan nga naman, yan ang maganda rito mga katuwang, sa ating mga katuwang abroad, sa ating mga sponsors, kasi giisip sila ng mga tulong para sa hanap buhay ng mga kababayan po natin, tulad po kay Jeremy. Magtatayo tayo doon ng maliit na poultry, no, para at least nalilibang yung bata, then may pagkakakitaan. Ito naman kay Ate Elsa, yung parang fish pond, no, doon sa ilog. Tingnan natin kung kakayanin naman ito ni Ate Elsa. Kasi nga pala, may gusto lang akong nasagutin doon sa isang comment. Sa comment section, may nag-comment doon na dapat daw lagi namin bibigyan ng pera mga binablog namin, especially si Naimir na. Parang ang dating sa akin eh, malaki ang kinikita namin kay Naimir na. Napanood niyo po yung isang vlog namin minsan kay Tay Tomas, no, na ang views po ay 4,000 views. Binigay ko po kay Tay Tomas yung revenue wala kay YouTube, yung kita ng 4,000 views umabot po ng 480 pesos. Pinakita ko po kay Tay Tomas yung resibo galing kay YouTube na yung 4,000 views na vlog namin sa kanya ay kumita ng 480 pesos. Dinagdagan ko ng 20 para maging saktong 500. Ito po yung sinasabi natin na hindi lahat ng
vlogger ay for the views, para sa kikitain kay YouTube. Kung ikaw ay isang tunay na charity vlogger, siyempre hindi naman tayo ipokrito na hindi rin nagdanais na magkakaroon ng matataas na views para lumaki-laki naman ang kita kay YouTube. Pero kung wala talaga, ayun na yun ang bigay sa atin na tayo magagawa, no? Ganun talaga. Basta't ang sa amin dito, yung pagbablog namin, yung pagtulong namin, pagiging charity vlogger, sinasamahan namin ang puso at malasakit. Importante yun. Meron kang puso at malasakit. Hello? Wala po si mama. Ha? May pinuntahan. Nako! Paano kaya ito? Mami, ako po imabalik. Anong oras? Mga 12 po. Nako, ano? Ito na natin kung anong orasan natin. Alas 12. Mag-alas 12 naman na, ano? Ay, yung kapatid mo, Totoy? Wala po, ako lang po. Ah, nasa eskwela si ate mo? Ay, si papa mo? Ah, magaling na. Nagtatrabaho na. O wala kang pasok? Wala po. May laban ko. Ah, okay. So wala si mama mo, may pinuntahan. Okay. Dito sana yung ilog papunta dun sa laging nilalabahan dyan ni Ate Elsa. Ito, puntahan natin dito. Papapi. Yung ilog, kung pwedeng maglatag nga ng lambat dito tapos lagyan ng similya ng tilapia para hindi na laging naghihirap kung paano kumita itong si Ate Elsa. Dito yun eh. Yun. Ayaw. Parang hibas yung tubig. Ayun, dun sa lugar na yun. Dun yun eh. Maghuhukay lang ng konti, no? Diyan sa may lubluban ng kalabaw. Kay dun sa unahan dun, maghuhukay. Yan kasi running water naman yung ano eh. Yung maliit na sapa eh. Running water. So, pwede nga naman kasi running water naman eh. Tingin mo pa, papi? Pwede ano? Pwede? Hmm. Pa hanggang bewang lang na ano-ano. Para mahulugan lang ng similya. Tilapia ano? Tilapia. Running water naman eh, ano? Oo. Hmm. Tara na. Alam niyo po yung ginagawa natin. Sakripisyo na rin, makakatuwang. Kasi una yung ganitong gawain, magastos, makakapagod. Pero syempre, napapaltan nyo ng tawag dito, sarap sa pakiramdam kapag yung mga tinutulungan mo ay marunong magpahalaga doon sa ibinibigay natin, ibinibigay po ng ating mga katuwang abroad. Nakakatuwa, talagang sulit yung hirap at sakripisyo. Tulad nito ni Papa P. Mas malaki ang kinikita niya. Sinasama ko siya rito, 200 pesos daily. Isa naman sa magpadyak siya, ulanan at initan, kumikita ng 200 pesos. Kaya lagi ko siyang sinasama. Kakaawa naman. Balikan na lang natin si Ate Elsa para makausap natin, ano? Oo, balik na lang tayo mamaya. Toy, balikan na lang namin, ha? Si mama mo. Oo, balikan na lang namin, ha? Sige, baka po kaya April naglalabada. Ha? Baka po naglalabada. Marami pong ano kami sa school. Maraming bayarin sa school kaya naglalabada ang mama mo. Apo. Anong sabi sa iyo bago umalis? Ano
daw po, pa nandito ka daw po, sabihin na po naglalabada. Naglalabada siya? Okay. Anong oras siya darating? Tingin mo yung sabi sa iyo, ang bilin sa iyo? Mga 12 daw po. Alas 12? Okay. Magluluto pa siya, no? Apo. Hindi ka pa marunong magsaing? Marunong. Marunong naman, pero saing lang. Apo. Yung ulam, hindi. Apo. Ah, okay. Anong grade mo na to, eh? 5 po. 5? Ay, si ate mo? Ano po, ng 11. 11, grade 11. Oh, sige, ingat ka, ha? Sige po. Balik na lang kami, ano? Okay, okay. Sabihin mo na lang kay mama mo, ha? Kay ate Elsa, ha? Apo. Na pumunta kami, ano? Okay. Tara na po, papi. Ate Elsa, masipag naman. Silang mag-asawa, pero parang pakiramdam ko lagi silang kapos na kapos. Para silang laging walang makain. Kaya ganun. Sipag naman. Mega love shoutout nga pala sa lahat ng ating mga katuwang abroad. Maraming maraming salamat po sa inyong walang tigil na pagtulong sa mga kababayan po nating naghihirap. Daan ako dito kay na Kuya Ramil. Wala, Kuya Ramil, galing ako doon na ate Elsa. Kumusta kayo? Ito po, na nananghalian. Dating niyo pa lang? Nadating pa lang. Okay. Thank you, galing. Oh, thank you, salamat. Okay, galing. Malayo. Diyan lang po kami sa ano, Kalasgasan. Ah, malapit lang. Malapit lang dito, nag-ipot lang kami. Okay. Galing ako kay Ate Elsa kasi may gustong tumulong tulad nung kay Nay Mirna, gustong tulungan na magkaroon ng tawag diyan yung pag-alaga ng manok, pag-alaga ng ano, yung 45 days, no. Kay Ate Elsa naman ang gusto eh doon sa sapa, di ba may sapa doon? Meron nga po doon. Maglalagay ng similya ng tilapia. Oh, ha? Ano Ate Malo? Maganda po doon sa ano, pa niya malapit din sa nadalug. Kaya nga mga kasi running water eh, kinuntahan ko nga running water, kunting hukay-hukay lang doon, ano? Oh, tapos lalagay ng fishnet. 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 Tapos saka huhulugan ng tilapia. Yung fingerling. Oo. Oh, anong yung tilapia? Tilapia, ilang, tatlong buwan, ano? Opo, mula tatlo. Limang buwan, malalaki na. Diba? Malalaki na. Kaya nakakatawa naman sapagkat yung ating mga katuwang abroad, nag-iisip sila ng mga pa pwedeng pagkakitaan ninyo. Kayo, okay na kayo dito sa scrap, so, no? Sa scrap. Yung pangangalakal. Si Naimir na sana, yung pag-aalaga ng manok. Kaya lang hindi nakakayanin. Sarili nga yun, hindi niya maano. Sabi nga niya nung kahapon na eh, kung sa kung sarili ko nga, hindi ko na kaya, yan pa kaya. Pag-aalaga ng manok. Pag-aalaga pa yung ano. Kaya ko, totoo po, yan ta. Sabi ko ay pero si Naimir na, hindi naman diabetic, ano? Hindi naman siya, wala naman siyang sakit ng diabetes. Alam po kasi yung ano lang yun. Anong sakit niya? Ano lang yun, Matt? Ano yung allergy lang yun? Allergy lang? Oo, oh, allergy yun sa paa. Kinakot, eh. Okay. So wala naman palang sakit. Walang sakit. Yan nga yung negative comment sa kanya ng mga netizens eh. Yung iba sa edad niyang 69, 70, 85, nagkatrabaho pa. OFW pa sa abroad. Kaya nga, kaya dun siya. Iba-iba, oo. Kasi ito naman, hindi naman yung nasanay na magganya na siguro magtrabaho. Eh. Oo. Puro lang siya asa nung may asawa pa yata yan. Buhay yan. Walang alam sa marunong. Oo. Si Tatay Tomas po nga, nadaanan ko yung nag-ano ako, saan ba ako nagpunta lang. Doon sa kanyang... Saan? Binigyan ko yung tinsipin. Oo. Tatay Tomas, sabi nung anak ni Ate Elsa, baka naglalabada raw kasi maraming bayarin sila eh sa school. Ay, oh,
baka. Baka po ko pa nang iunan doon sa may ilog. Kaya nga. Wala doon. Umalis daw at parang maglalabada kung saan. Yung mga anak lang po yan. Andyan, yung isa, yung lalaki lang. Si Waco lang. Oo. Alis na rin kami. Ha? Ingat kayo lagi. Alis na kami, ha? Yung sapatos mo. Na. Maisipa din. Hello. Yung sapatos mo. Ay, ano yun? Ah, ito yung bata na walang sapatos. Yun po. Sabi ko, si Ate Margin daw mayroon. Ako, inyo, wala. Kasi ako, wala pang pambili. Pwede kita na. Anong grade na niyan? Grade 5 ko. Magal, harap ka nito. Ang pang... Di siya sa school, lagi siyang, siya lang ang walang sapatos, nakatsinelas lagi. Tsinelas, ay hindi ko man maaaluhan. Alam nyo, at na Kuya Ramil, Ate Malu, yung mga batang sanay sa hirap. Marunong sila. Marunong sa buhay. Sabi ng, no? Kumpara doon sa mga batang lumaki sa sarap. Yun, walang alam yun. Walang alam yun. Basta ang alam doon. Bilihan siya. Walang baon, sa iba sa kumain na okay lang sa akin. Kaya mas okay ako doon sa mga batang nasanay sa hirap. Paglaki niyan, may matawag dito, matikas ang kanyang paninindigan, kasi ang kanyang desisyon sa buhay. Isip niya parang ano na eh. Kasi sanay na siya dun eh. Sanay na. Hindi katulad nung lumaki sa sarap, kunting hirap, magpapakamatay na. Ang alam niya, gano'n na lang. Kunting hirap, maghahanap na ng kamag-anak. Kunting hirap, maghahanap na ng magulang. Sasandal na sa magulang. Hindi katulad nung batang nasanay sa hirap. Ay, talagang kahit sa tagilid na mundo, mabubuhay. Nagawa sila ng paraan. Tawa. Pinalaki ko may sila na ano. Kaya sabi ko, nagapa, ganito ang nangyari sa amin ni Papa mo. At paano, hindi tayo nagugutom. Oo, tama yun. Alis na naman kami. Alis na naman na kami mamaya mga alas 3. Maaga po kami mamaya sa alas 6. Oo, grabe. Kaya uwi muna tayo, nagugutom tayo pareho. So yung hanap buhay niya, para din kayo nagde-date, para kayo nagbabanding-banding na dalawa. Hindi kami ng gulay na to. Ay, ako tama na yan. Ay, sige, alis muna ako, ha? Yun lang ang sadya ko sana dyan kay Ate Elsa, makausap siya para dun sa offer na hanap buhay, pagkakakitaan niya, no? Kasi ramdam din nila kung anong hirap din naman dinaranas nito ni Ate Elsa. Nagtataka nga sila kung bakit parang laging hirap na hirap sa buhay itong si Ate Elsa. No? Para po nga isa din, yung asawa niya nakaka-recover na may sakit din, tulad ni Kuya Ramil. Kulang pa din, kaya sabi tama. Mo, ano, paulangan pang dugi tayo. Bukas, tama. Maano muna ako maglabandira, matanggap muna ako maglaba. Katapos maglalaba. Pag mayroon nakikipaggamasan, gamasan na wala. Tama, ko. Oh. Kung ano po pwedeng mapagkitaang legal, ang importante malusog, walang sakit. No? Kasi kahit anong dami ng pera natin, pag may sakit tayo, lahat nang yung matatapon, lahat nang pupunta sa butika, sa doktor, sa ospital, doon lang yun. Kaya sabi ko po ka-barangay sa 14 birthday ko. Uy, happy birthday. Ilang taong ka na, Ate ano po, Malu? 53. Kung bata ka pa. Makakatatlong anak ka pa. Ay, hindi po. Wala na. Kahit ka ako, wala akong handa, basta okay lang, wala kami yan. Kailan ang birthday mo? November 14. November 14. Alam mo, Ate Malu, magpasalamat ka kay Lord. Kasi yung iba, gustuhin man nilang maghanda, wala nang birthday. Ikaw, kahit walang handa, binigyan ka pa ng birthday. Ah, di ba? Importante yung may birthday ka pa kahit walang handa. Malusog pa. Oo, yung iba kasi kahit bunggang-bunggang handaan, kayang-kaya. Pero, hindi naman na sila binigyan pa ni Lord ng birthday. Sabi ko, malaki pa rin na. Nag-birthday sila, nandun ako. Pinaghahandaan na lang sila. Sabi ko, malaki yung pasalamat ko. Kahit ako, nandito pa ako. Tama ka. Alam mo, sa mundong ito, masayang mabuhay, mahirap nga lang. Di ba? Alis muna ako sa inyo. Babay muna, ha? Ingat din kayo laging mag-asawa. Okay. Kaya, kayo din mag-asawa. Okay.
Hello, Nightmare na. Oh, may kapitbahay ka na dito, oh. Okay. Oh, masaya na daw si Nightmare na may magtatayo na ng bahay dito, oh. Kapitbahay niya. Hindi ka na malulungkot. Oh, pero siyempre masaya ka din. Kapitbahay mo si Ate Malu. Di ba? Medyo po lisya siya. Hindi katulad nito. Harapan, ano? Harap talaga. Harapan. Kumusta kayo? Ano? Dati lang po. Dati lang. Oh, galing ako dyan kay Ate Elsa. Kasi gusto ko sana makausap. Kaya lang, wala daw naglalabada. May nag-offer kasi na tulungan siya mag-alaga ng isda dun sa ilog nila, sa sapa. Yung ano, tilapia fingerlings. Sabi nung anak, naglalabada raw kasi marami silang bayarin sa school. Nung pamangkin mo. Si ano po, andyan po si Abigail. Yung kamukha mo? Opo. Katalaga niya. Wala. Yung wala bunso, po. Yung lalaki. Ay, yung lalaki po. Bakit parang galit ka dun sa pangalang Abigail? Hindi naman po. Ah, hindi naman. Kung talaga si Kuya Efren, talaga intrigero. Ninong mo talaga. Ah, pasensya na. Ay, ganito na, Mirna. Alis na rin kami. No? Dahil lang kami yung kay Ate Elsa. Hindi namin natagpuan. And then, yun. Inasadya namin sa kanya. Wala ka naman sakit, no? Wala naman po. Oh, balita ako, mayaman ka na naman ngayon. Ano po kami bukas? Ah, bukas. Bukas po. Oh, bukas. Kaya pala. Abuti nga po. Kaya pala ngiti-ngiti ka ngayon na Mirna, ha? Bukas po kami ma-payout ng alas. Okay, so, sa senior. Opo. 3 months, 6 months? Opo, ganun pa din. 6 months? Tapos December po, ma-payout pa din po kami. Di kalahati lang muna. Opo, kalahati lang muna. Di 3 lang yun. Opo, December. December, another 3. Okay na, at least sa December meron ka. Opo. Diba? O, kaya pala sarap ng ngiti mo ngayon eh. Kaya importante ayos, walang sakit. Ayos lang po. No, no. Kausap na kayo ni Pastora Brenda? Hindi pa? Hindi po. Hindi pa? Hindi po. Pahiti ka nag-usap. Wala po siya dyan. Nasa, ano, bihira man po siya dyan. Bihira siya. Palaging nandoon sa ano, may mga inaasikaso. May mga activities din siya. Okay. Okay, paano? Alis na rin kami, ha? Talagang sadya ako dyan si Ate Elsa. Para dun sa offer sa kanya ng isang katuwang natin abroad na gusto siyang matulungan. Parang ikaw din, inoperan ka, pero yun nga, hindi mo kakayanin, ano? Hindi ko na po kaya. Hindi mo kakayanin. Salamat na lang po sa man nag-o-offer na gano'n. Hmm. Ang ano ko po nga eh, yung pong, ako nga po, sarili ko nga po, alagaan ko na, mag-aalaga pa. Bagay, sabi nga ni Kuya Ramil, sabi ni Naimir na niya, sarili nga niya, hirap siyang alagaan, gaalaga pa ng manok, di ba? Opo. Sarili ko nga po, hirap. Alagaan ko na, mag-aalaga pa ako ng mga ganyan-ganyan. Hmm. At saka, mag-isa lang po ako, hindi ko naman ako kailangan na, ano, dahil, ano po, yung mayroon naman sa akin support ang gobyerno. Ang gobyerno. Hmm. Ano po, yun ang, ano ko. Pagkakasyahin po. Mo lang yun. Opo. Okay. Ano po ang, ano ko. So, siyempre, pagka, yung tulong kay Ate Elsa, tulong na rin sa'yo yun kasi hipag mo naman yung kapatid mo naman yung asawa nun. Kung sakali baga lumago yung kanilang palaisdaan, di syempre, di ka naman pa pwedeng tiisin ng mag-asawang yun, lalo na yung kapatid mo, eh, di ba? Sabi ko nga po, doon po na isang araw, may dumaan dito na naka-tricycle ako legre. Sabi, huminto dito sa may tapat ko, saan ang bahay ni Eusebio? Sabi gano'n sa akin. Sabi ko, ako po ay Eusebio. Pakitingnan nga po kung anong pangalan ang nandyan sa listahan nyo. Ah, may dalang ayuda. Opo. Okay. Ah, pakitingnan po siya kung anong pangalan na nandyan sa... Tapos, po, tiningnan po niya ang nakalagay doon na pangalan, Aldin Año Nuevo Eusebio. Oh. Ay, sabi ko, kapatid ko po yan. Doon po yan sa looban, nandun po yan sa dulo. Ah, okay. Saan po galing ang anon yan? Sa DSWD. Oh, okay. Sabi gano'n. DSWD. Sabi ko, siguro... may ayudang ayuda yun, correct, ayuda yun. Nakausap ko nga po yung kapatid nung hipag ko, sabi ko, yun nga, sinabi ko na
ay ano daw niya, bibigyan daw niya ng puhunan. Oo. Sabi ng gano'n. Sabi ko, hindi mabuti. Yayaman na sila. Siyempre, tuwa ka naman nun. Pag yumaman si Ate Elsa, di yayaman din yung kapatid mo. Hindi ka naman nila pwedeng pabayaan, siyempre. Diba? Siguro po. Hindi mo tiyak. Siguro po. Hindi talaga. Ako, hindi ako sigurado. Huwag ganun. Kau talaga. At may Mirna. Paano? Alis na rin kami, ha? Opo. Ingat ka rito, ha? Nagpunta po pala kayo dyan. Galing kami doon. Hindi namin na kausap po. Lalabada raw. Sa mga ano po, sa mga netizen, sa mga nanonood ng ano po, YouTube na yung ano. Masaya kayo o malungkot? Magiging masaya na lang po ako para po sa hipag ko, sa pamilya ng hipag ko. Iyan, very good okay, yun. Very sa good ano po, yun. Yung po ang ano, yung po ang kahit na po eh medyo may ano ko. Ay, wag na, basta masaya ka. Oo, sige. Masaya na ako para sa pamilya ng kapatid ko, sa mga pamangking ko, sa ipag ko. Sana po may ano sa may magtulong sa kanila. May ano. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Ingat ka rito, ha. May bigas ka pa naman, ano? O sa bagay, may mayamang ka na bukas. Ha? Bukas po. Bukas po, ma-pay out. Ah, sige, sige. Din ako. Po, mag, baka po, ninong sa susunod na taon, surte-surtehin po ako. Mayroon pong darating na pera sa akin. Ngayon, wow. Sa national. Wow. So, sa national. Baka hindi mo na kayo makilala niyan. Mayamang ka na pala next year. Ang sinabi po sa amin kasi ay next year daw. Ah, okay. Po yun. Ano daw po yun ay baka mga 10,000. Oh. Tapos po meron pa ako sa ATM. Wow. Mayaman ka na nga, Nay Mirna, pala next year. Yeah, papi, baka hindi na tayo makilala dito ni Nay Mirna. Kilala ko pa rin po. Kayo po ang habang nabubuhay ako sa mundong ito, kayo po hindi ko makakalimutan. Oy, dahil salamat. Po, Ninong, malaking bagay ang nagawa mo sa buhay ko. Salamat, salamat, Nay Mirna. Kaya po, mahal ko na mahal ko pa po kayo, Ninong. Pero siyempre, ang pasalamat natin una, sabi ko nga dati, noon pa man, laging una si Lord. Pangalawa, yung mga taong tumutulong sa atin abroad, ako naman nagiging tulay lang nito. No? Okay. O, paano na? Alis na kami, ha? Bye po. Oh, pray ko na sana yung pangako sa iyo next year matupad. No, malaking tulong yun sa iyo. Tapos bukas naman, mag pay out ka na bukas. Mayaman ka na naman bukas. Basta ang importante, walang sakit. Ano? Apo, yun pang, yan ang importante sa atin. Yung pang-pray ko kay Lord, yung healthy. Yes. Healthy ang kalusugan. Yes. Yung, babay na. Babay na. Alis na kami. Kumain na rin po. Ayos na. Okay. Bye-bye po. Okay. Ingat ka, ingat ka, ingat ka. Ingat din po kayo. Ingat. So, sa lubong natin. Nakagaling. Ha? Eskwela ko. O sabi ng anak mong bunso, naglalabada ka daw. Kaya kanina pa. Ah, kanina pa. Anong dala mo? Yung pong ano nang sa ano nang birth certificate sa school. Kala ko nag-aahente ka na. Galing kami dun sa bahay mo. Kasi nga may katuwang tayo abroad na gusto kang tulungan para magkaroon ka ng kunting hanap buhay. Yung bang tilapia fingerlings? Yung pagpapalaistaan doon sa ilog, maghuhukay tayo ng hanggang baywang, tapos maglalatag ng fishnet, ano? Tapos lalagay tayo ng tilapia. Ha? Yung ano doon, yung ano ng baha, ng magbagyo, nawas-was. Ah, na babaha doon? Oo. Oh, okay. Kaya ano, nalubog yung Ah, may mga pispad talaga doon. May kakatanim talaga doon. Ah, okay. So, nawas out lahat yun ng baha. O, di marami ng tilapia doon. Kaya, pinagpistahan. Ah, ang gala. Oh. Kaya, nung matatas ng bagyo, maraming nagkaroon ng pera. Ah, okay. So, marami na palang nagpispad doon ng tilapia. Kaya lang, nung magbaha, nawas out.
So kung ganun din nagagawin natin, ganun din ang mangyayari. So siguro tataasan yung pagkalagay ng fishnet. Pagka babaha, may taga-alsa na. Diba nga may taga-buhat na nung fishnet. Tataas ano? Tingin mo. Tingin mo kaya. Yung... Kaya nga ano? Problema yung nangyari kasi. Oo. Walang makaka. Oo. Tingin mo, kakayanin mo hindi? Ay, parang hindi ko kakayanin. Hindi mo kakayanin dahil nga sa mga pangyari, nga naunang pangyari ano? Kasi maraming nga doon nagbabantay. Maraming nagtry pero hindi nangyari. Oo. Ah, okay. Meron naman kaya lang yung mga pangbawa. Depende po sa ano ng panahon. Ah, oo. Siguro summer. Huwag ngayon na panahon kasi tagbagyo ngayon eh, no? Summer siguro, ano? Pwede po. Kasi yung ilog naman, tinignan namin kanina, running water naman eh, no? Hmm. Okay. Kaya nawala na yung mga water lily, nalimit. Kaya nga. O, eh, sige, hindi ka na namin abalahin, naglalakad ka layo. Ba't di ka mag-tricycle? Ay, wala. Hindi ko na pamasaya. Ang pera ko pa. Ah, ganun ba? Lakad. O itong tricycle cut, malayo-malayo, palalakarin mo. Alas 12 na, oh. Wala pang sinaing yung anak mo doon. O, tricycle ka. At malayo, palalakarin mo. Oo. Lalakad ko talaga. Oo, alis na kami. Ingat ka, ha? Salamat po. Oo. Oo, sige. Ingat, ingat, oh. Kunti na lang yan, oh. Oo, sige na, sige na. Sige po, bye-bye. Thank you. Tayo na. Sige po.